nag-apply, meron sabi si Hira ang nang-aaway. And again, I put quotes kasi syempre iba-iba tayo ng interpretation feeling sa ating napapanood. Pero ang, I guess ang na-appreciate, tama ba yung word? Ang na-appreciate ko na moment na nakita ko doon ay yung nagpakita si Ella ng vulnerability. Nung siya ay nag-open up kay Leofer at napaiyak. Kasi nga, usually we see Ella so strong. And it was refreshing na makita siyang there are things that really affect her na totally valid. I, like we were talking about earlier sa Kumu, we would both feel that way, na nanalo tayo sa task kasi pagpasok natin sa bahay, parang walang kumausap. Good job, congratulations. Yes. Of course, nakaka-feel bad yun, di ba? But I'm sure that she understands na kasi nga, baby sa bahay, kumbaga yung natalo dun sa task. So I guess everyone was just trying to be compassionate and sensitive dun sa situation. What got me as well was nung sinabi ni Ralph na parang may off sa kanya. Nagulat ako doon. Ella, kasi sa bahay ni Kuya, dapat si Ralph at saka si Ella yung pinaka-close. Kasi nga, may something. Siyempre, yan ang nakikita natin. Pero nung sinabi na nag-agree siya dun sa grupo, nung sinabi na parang may off. Ibig sabihin lang nun, may mga nakikita tayong bagay na yung housemates lang talaga yung nakakaramdam. Is it because of the strong alpha personality ni Ella? Baka. Kasi baka nagra-rub off yun ng different ways sa kanila. Parang malakas ang dating, gano'n. Masyadong malakas yung dating kasi nalaman ko rin last night na ang parents ni Ella ay police, di ba? So, yes. Baka may influence sa kanyang gano'n na dapat tibay lang. Yes. Pero doon sa confession room, she said it eh. It's not like she doesn't feel it. And alam mo yon, kapag housemate ka, merong energy eh. May energy na pagpasok mo sa isang room, feeling mo may something dito. Diba? May ganun eh. Or pagpasok mo sa isang room, light lang. You feel it. And nung nag-confession room si Ella, sinabi niya na parang may naramdaman siya na parang may ginawa ba siyang masama. So definitely she feels it. Kaya ulitin natin na sana after ng mga tasks na to, kasi syempre, or in between maybe, kasi matitindi talaga yung tasks eh. Sana magkausap sila one-on-one, maybe Hira and Ella muna, or anyone else. Maybe Alyssa and Ella actually, dahil base lang sa nakita natin sa episode, no? Parang Alyssa is usually in the conversation as well. So sana these are things na pag-usapan nila one-on-one. Kahit huwag na yung open forum kasi pati ang ating team online, hindi na masyadong naniniwala sa open forum. Hindi na tayo naniniwala dun. Basta I have a certain agreement na pag-usapan yung problema, kumonect tayo, fix the problem, maayos lahat eh. Kasi ang buhay parang math yan eh. Sa bawat problema, palaging may solusyon. Iba din talaga. Alam mo, may maganda ako natutunan tungkol sa math dun sa teacher ng anak ko. Sabi niya, ang kagandahan daw ng math ay kapag tiningnan mo yung problema, nandun na din ang sagot. Aba, ang so, ganda nga nun. So, I guess sa situation ng ating mga housemates, kung yun nga, if tingnan nila, pag-usapan, himayin, nandun na din ang kanilang kasagutan. Matdali. May nagsabi dito, sana sa love life din. Kasi yung problema nila, love life daw. Pero ngayon, ang sagot ba ay makikita natin doon sa mangyayari na kaganapan? At sino ang tatanggapin ni Alyssa na challenger? Yan. Kaya guys, keep on commenting using the official hashtag PBBHOH, hamunan. Dahil ngayon, titingnan natin yung matinding bakbakan sa Pinoy Big Brother. Connect. Ay, kupo.